wala naman nangyari kasi sila-sila lang nandoon, kasi sila na nabuhayan lang sa online. So napansin ko yung mga DDS vloggers yung nagpunta ng Davao, like si Banat Bay and all the rest of them. Dumoble yung views. Kumbaga it's about ano eh. Kumbaga the base, parang riling up the base. Yeah, yeah, yeah. So more on yun yung show force lang, ang problema. Yeah. Wala din, it doesn't help. Wala din siya eh. Maingay lang sila sa social media, pero yung hindi naman niya lalabas sa kalsada eh. So, hindi it's lumaki. Good for the vloggers. Hindi lumaki, no? Hanggang na... Pang-content lang. Yung kay Sara din, nung simula, medyo yung rally, medyo peaceful pa eh. Medyo they're praying for BBM. Pero nung mga dulong, mga huling araw na nung rally, nagsasalita na si Glenn Chong. Si Glenn Chong, ang sinabi pa niya, pag nakita daw niya si First Lady, sasampaling niya. May mga ganun pa siya, mga sinabi. Na pag nakita ko yan si Lisa, ganyan, sasampaling ko. Oh, wow. May mga ganun pang sinabi niyo si Glenn Chong and yung mga si Jason sa... Ayun, even si Attorney Topacio, nagsalita din. O si Sasot. May video message. Parang kanya-kanya silang agenda. Like pag si Sasot na yung nagsalita. Wait, Mark, let's be clear. Made video message from Beijing? Saan bang video message? Hindi ko alam eh. Saan siya galing eh. Pero yung message niya, obviously, was about West Philippine Sea. Na meron tayong presidente na dadalhin tayo sa gera. Ganun-ganun. Yeah. So ganun yung kanyang mensahe. Pag yung mga iba naman, si Glenn Chong naman, more about yung mga election naman, yung mga pandaraya daw nung last election. So yung kanya-kanya agenda ng mga speaker, lumalabas din doon. And yung mga tatakbong senador, doon din. So wala si Maharlika, si Buljak TV, andyan na lahat. It's a complete cast. The whole cast is there. Mag-ensemble lang sila. Walang Zoom si Maharlika. Hindi siya kinuna ng Hindi ko napansin. Parang wala. Parang hindi siya kinuna ng video message na. O nga, no good. Hindi ko wala sa isip ko. Parang everyone was there. Eh. Siya yung pinaka nangangasal kila BBM. Eh. Kuting. Pero Mark, si Glenn Chong, so kinlame niya na si Lenny ang nanalo. Talaga? Yun nga eh. Yung nga tanong ko eh. Dahil kung medayaan, ibig sabihin, number 2 na nalo. Hindi, parang yun na din yung lumalabas doon kasi peke daw yung pagkapanalo ni BBM. He was stating all these claims about Smartmatic and First Lady, mga ganun. So, yun ang ibig sabihin niya siguro na si Lenny dapat yung nanalo nung last elections. Pero, kumbaga, nung last thing, it's getting more surreal. More surreal eh. Marami na yung the last medyo day. Medyo dadaism. Political dadaism na to. Alam mo yung mga artwork na binaliktad yung CR na ganyan. Yung dadaist art na siya. Yun. Kaya wala talaga silang magagawa aside from rallying the base. Eh. Yun lang eh. Siguro for the 2025 senatorial midterms, yun na lang talaga yung pag-asa nila. Pero ang tanong, aabot ba sila by the midterms kung iisa-isahin sila? Nandun yung senador. Si Romulo Padilla, si Bongo, tsaka si Bato. Nandun yung tatlo na PDP laban. Si Francis Tolentino, wala. Wala, di ba? Hindi, kasi the thing is, kung magpatakbo sila ng Duterte, kung isa o dalawang Duterte ang patakbohin nila, yeah. Di ba? May chance ding manalo eh. Kung si Digong man yan, si Baste, o si Pulong, whoever sa kanila ang gustong mag-senador, may chance ang manalo. So, maganda din yung laban talaga sa midterms. Ang problema, syempre, yun nga, yung katulad nung kay Senator Amy, bumababa yung numbers dahil doon na siya sumaside sa mga Duterte. So, nandun pa siya sa delikado na zone. Yeah. So, baka malagasan din sila ng mga membro mananalo sa midterms. Pero, yun na talaga yung battle lines ng ano. And, na something I found interesting din, pinadala ko din kay Richard. Napanood ko sa interview ni former Senator Kiko Pangilinan. He's active na, syempre he looks like he'll run for senator. Parang sinasabi na niya na they're open na to take on the position of the third force. Yeah. Sila na yung alternative. So you have
admin, you have an opposition sa mga Duterte, they will have kompletong slates. So sila yung third option, sila yung third force, which I think will be beneficial for them. Kasi ang hirap din pag sila yung party ng oppose lang ng oppose eh. Yeah. So hindi na-highlight yung mga magagandang mga plano nila or kung ano man, mukha lang silang oppose ng oppose. Ngayon kung nasa third force sila, 'di ba? It might improve their chances na mayroong makapasok sa kanila. And sa Marcos admin, they would rather prefer na makapasok yung mga Dilaw or yung mga Liberal Party kaysa dito sa mga kampo ng mga Duterte. Oh, mukhang narinig ni Keiko si Kwan eh, si Richard eh. Si Big R, yung totoong Big R, si Ron. Mukhang may nakikinig sa atin pare ah. Oo, lagi silang hinahamon ni Big R eh. No? Kaya di hindi imbita. Kaya hindi imbita sa mga parties. Kaya blacklisted tayo eh. Ronald, may reklamo ka ba? Ilabas mo na kung may reklamo ka. Aminin mo na. Nakailang episode ka na eh. Na medyo, naging troll na. No? No, but come on. I mean, come on. This is a matter of time. So, Mark, anong... sorry, I didn't get to watch it. I was still on the move and all. Kakabalik ko lang the other day. Ano daw yung third camps na bagong Pilipinas slate tapos yung DDS they will have probably 12 na mga senatorial balls kasama na yung mga guest candidates, so hindi na sila makikisingit doon, they will just be an alternative la, a third force, yeah. Na which I think it's good nga, it's a good na direction for them kasi